Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa
salamat. Ang sayo'y aming sasambiti. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Wala Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuason. Magandang hapon mga kaibigan. Yan, araw naman po ng Webes. Yan. Alisis 6 na po. Uy, nagsimbang gabi na po ba kayo sa ating mga kapatid na Katoliko? Yan. 9 days po yon. 9 days na novena para sa pagdating ng karawan ng ating tagapagligtas ang poong Jesus Christ. Ngayon, maganda nga po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-waray, maupay na kulupay yung matanan. Ani na gyapon ang atong programa nga The Beat Watcher, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Kaya lang, bago yan, siyempre meron tayong mga babatiin, ito ang ating mga kababayan na, nagpursige naman sila na, sumula. Pag message sa atin. Maganda nga po kay classmate Evelyn Mercado. Ito mga nasa ibang bansa ito, nasa Australia. Si Ma'am Ella Ganda, isa rin yan, nasa Japan po yan. Generoso Maano, Chon Abarne Abaya. Si Chris na yan. Si Agnes Angeles, pareho mga waray yan. Maupay na kulong pa iyo, ha. Novi
Espinilla. Magandang hapon din kay Arman Cayosa. Ganun din kay Danilo Lucena. At magandang hapon din kay Sir Frederick Pederis. At kay Mary Jane Banforo Lipata. Oh, great ito. Aray, mupay na po. Carmela Tanida. Magandang hapon kay Wilfredo Cruz Jr. Kumpadre, magandang hapon. Juanito Magbuhos. At yung kumpadre rin, sa Rizal. Magandang hapon. Si classmate Maribel Jose at si Teresita Cuevas. Magandang hapon sa inyo. Eleonora Hipolito, Anton Valera, Teresita Hernandez, si classmate, Crisanto Asis, Aldo Macabeo, Dapucos, si Beth Barba Nakano, ayan, nasa Japan din ito, si classmate, sa pang-classmate, si Isabel, Isabel Castillo, si Rene Alvarez, Plotterdes, o Plotterdes. Yan, magandang hapon sa inyo, mga kababayan natin. Yan, sila. Pero mamaya, marami pa yun. Marami nila na gusto natin batiin. Kaya lang, medyo mahaba-haba ating pag-uusapan ngayon. Dahil nga, ang ating pag-uusapan, mga kaibigan, ay itong tungkol sa pagiging mapanganib umano. Noon, isang taong pa yan, nasabi na yan, ano? Pero muling na ulit, alam mo kung bakit, nananatili sa pwesto ang Pilipinas bilang pinakamapanganib na bansa sa buong mundo para sa mga journalist. Ayan, kailan lang kasi mga kaibigan, nagkasunod-sunod ang patayan sa mga journalist natin na ang sabi nga, nagpalabas kasi mga kaibigan, itong Committee to Protect Journalists o CPJ ng Global Impunity Index ngayon 2021, dahil tapos na, matatapos ang 2021. Nagpalabas na sila ng Global Impunity Index ngayon taon, para ngayon taon ng 2021. Dito, nagsasaad na ang Pilipinas, ay yan, nandiyan pa rin yung sinasabi ko kanina, na nasa pwesto pa rin, na sa ikapito, sa pinaka mapanganib na bansa, para sa mga mamamahayag sa buong mundo. Nakakabahala po yan, mga kaibigan, na pampito yan, pampito. Pero kanya binanggit naman dito sa report na yung mayroong apat na bansa na nanguna do sa impunity report ng global impunity index ng 2021. Ito mga kaibigan ay mga bansa ito sa Africa. Ito yata mga kaibigan ay mga meron sa Africa, meron sa Arab countries. Ito yung saksalukuyan na sila ngayon ay nakakaranas ng kaguluhan o gera. Ito yung mga bansang apat, ang Somalia, Syria, Iraq, at South Sudan. Yung pa nangunguna sa apat na mga mapanganib para sa mga mamamahayag. Ano nga ba mga kaibigan ang impunity? Baka mamaya sinasabi, ano ba impunity na yan? Impunity kayo na impunity? Ano ba yan? Di namin alam. Okay? Ang impunity ko mga kaibigan, ito yung ginawa o aksyon tulad ng pagbabanta. Halimbawa, kung nagbanta ako ng ganito, binantaan kita, kung ano man yan, pag-atake o pagpatay. Ayan. Pagpatay, itong mga kaso na ganito, walang kaparusahan o yung mga penetrators nga ay hindi napaparusahan. Ito yung sinasabing impunity. Kung baka nakaligtas sila. Ligtas sila. Kasi sa ampatuan, di ba? Mayroon pa mga hinahanap na hindi pa nakikita. So yun pala nasasama sila doon sa sinasabing impunity, dahil kasama sila sa pumatay doon sa massacre, pero sila wala. Ay, asan na sila ngayon? Ang iba nga, baka nakalabas na ng bansa. Yung iba naman, andito lang sa Pilipinas, nagtatago o tinatago ng kanilang mga kaanak, kaya hindi napaparusahan. Kumbaga sa ano, kailan lang, itong taon din yata ng 2021, mayroon isang asabwat
po isa sa mga suspect sa Kampatuan massacre ay nahuli na. Yan. Kasi yung iba nandiyan lang yan eh. Libot-libot lang yan. Although nasasabi lang identify sila, pero hindi sila na nahuhuli. Ika nga, sabi nga, walang kaparusahan, hindi siya napaparusahan. Abay, bakit? Bakit hindi siya napaparusahan, mga kaibigan? Yung mga gumagawa nito, maging ito man ay tao, o kapwa-tao, grupo, o sabihin na natin na institusyon. Siguro, gumawa sila nito, ay hindi sila napaparusahan. Mm-hmm. O hindi man, either malakas sa kinauukulan, malakas sa gobyerno, anuman yan, kung anuman, basta hindi sila napaparusahan, pumatay sila pero hindi sila naparusahan, nag-knockout sila, although na guilty na, pinapawalan sala ng isang tao, ayan mga kaibigan, yun ang sinasabing impunity. Batay sa report, ha? Batay sa report ng Committee to Protect Journalists o CPJ, napapanatilingan ng Pilipinas ang pwesto sa ikapito. Ikapito na kanilang nanakuha ng bansa natin nung nagdaan taon pa. Number 7 na tayo noon. Ngayon 2021, number 7 pa rin tayo. Ibig sabihin nun, malapit lang sa pampito tayo. So, ito, sa sampo ng mga mapanganib, nasa kalagitnaan tayo eh. Ibig sabihin nun, sakop pa tayo. First 7 na tayo ay talagang mapanganib sa mga umapanganib sa journalist sa dito sa nakalipas na 10 taon. Bilang mo? 10 taon na hanggang ngayon. Mula nung 10 taon na nakalipas, na andun pa rin ang tatak sa atin na tayo ay pinakamapanganib na bansa sa mga mamamahayag o sa mga journalist. Nagsimula ito mga kaibigan noong taong September 1, 2011 hanggang sa Agosto ng 31 ngayong taon. August, September, October, November, sabaga may nakakalipas na 4 na buwan na. Hindi pa rin na matawag doon. Hindi pa nawawala ang ating pwesto na pampito. Itong impunity index, mga kaibigan, ito yung pamamaraan na pagkalkula. Tinitingnan kung ilan. Sa pamamagitan ng bilang ng mga hindi nare-resolbang kaso ng mga pagpatay sa mga journalist. Ito'y base sa percentage ng populasyon ng bansa doon sa nabanggit ng mga petsa, September 1, 2011 hanggang August 31, 2021. Dito nga, kailan lang mga kaibigan na, ngayon December lang, isang mamamahayag, itong pinakahuling kaso ng pagpatay sa Pilipino journalist, ito'y nangyari sa lungsod ng Calbayog City sa Western Samar noong Miyerkules lang, mga kaibigan, ha? December 8, sa linggo pa lamang nakakalipas ngayon, mga kaibigan. Walang araw pa na, mayigit sa linggo na. Nangyari ito alas 6 ng gabi. Miyerkules yun, ha, mga kaibigan, ha? December 8, kung saan ang biktima ay nakilalang si Jess o si Jesus Jess Malabanan. Ito si Malabanan. Binaril at napatay habang nasa loob ng kanyang tindahan. Ito ngayon, walang kaabog-abog eh. Siyempre, hindi ka naman mag-iisip dahil nasa loob ka ng pamamahay mo na pinasok sila. Nanunood sila ng telebisyon kasama ang kanyang pamilya, asawa, anak. Biglang sumulpot itong suspect. Agad siya binaril. Binaril siya na agad din naman niya kinamatay. Bakit?
sa ulo ka pa naman babarilin pag hindi ka namatay agad. Diba? Ito ngayon, agad niyang kinamatay sa ulo kasi hindi pa mabatid na bala ng baril, ang unang kalibre ng baril. Wala pang 2 buwan, ha? Tanda niya. December 8. Nung nakaraan wala pang 2 buwan, nung nakalipas na October 30 naman, ngayon taon din, ha? Ang dat, isa pang mamamahayag ang napatay din. Binaril din ang dating correspondent ng San Star Super Balita, Dabaw, na si Orlando Dinoy. Ito mga mamahayag ito, mga kaibigan. Ito ay binaril at napatay din sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Davao City. Ganyan na ganyan mga, hindi ko alam, parang may pattern eh. Kasi yung kaklasiko na siyempre, active din sa media, kaklasiko yan ha, may pwesto siya sa ARMM, pinasok din sa bahay. Ganon din ang style. Pinagbabaril din sa loob mismo ng kanilang bahay dito sa Quezon City. Halos iisa ang style, mga kaibigan. Ha? Iisa ang style na sa loob ng bahay, pinasok, binaril. Tapos, ganyan lang, kadali, mga kaibigan. Dito naman kay Dinoy, mga kaibigan, doon sa inupang apartment sa Double Del Sur, pinasok din siya. Binaril. Bagmat nasampahan, nasampahan ang kaso murder, ha, yung suspect. Subalit, nananatili naman itong nakakalaya. Ayun ang sinasabi ng impunity, mga kaibigan. Hindi pa napaparusahan, although na-convict na siya, o na nasampahan na ng kaso murder. Pero paano nang mapaparusahan, wala naman sa kamay ng batas. Wala sila. Hindi siya nahuhuli o hindi pa, sabihin na natin, nakakalaya pa ang mga ito. Hindi pa siya nahuhuli. Subalit, itong nasabing krimen, mga kaibigan, na bagamata, ito, pakinggan nyo, itong krimen ay talagang nasa kategoryan ng all-in, anong tawag doon? Idiniklara ito ng Presidential Task Force on Media Security. Itong grupo na ito, mga kaibigan, ito ang tumitingin sa kapakanan ng mga mamamahayag. Kasama na ako noon. Kasama na yung mga media. Lalo pa yung mga member ka ng National Press Club. Isa yan, ang kanilang tungkulin dyan, pangalagaan, ang kaligtasan ng mga media at higit sa lahat. Kung anumang kaso mayroon, andyan, tumutulong kagad yan itong Presidential Task Force nito. Sinabi, itong pagkapatay dito kay Dinoy, bagmat hindi related sa kanyang trabaho bilang media. Pero, naandun pa rin ang tulong ng task force, tumutulong pa rin. Kahit hindi yung napatay ka, may nangyari sa iyo na walang kinalaman ang trabaho mo sa media, hindi nagpapabaya ang task force na yan, mga kaibigan. Isa pang radio black timer, mga kaibigan, siya sa Cebu City, na si Ray Cortez, siya ay binaril at napatay din pagkatapos ng kanyang programa sa radio sa DYRB. Hanggang sa ngayon, wala pang nasasampa ng kaso sa mga nasangkot o may gagawan ng nasabing krimen. Balik tayo, mga kaibigan, sa kaso ni Jess Balabana. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kinukunan ng kanyang asawa ng mga simple investigasyon. Ang sabi ng asawa, ng kanyang misis, na itong kanyang mister, binaril ng malapitan. Ibig sabihin nun, talagang sinadya. Kasi kung malayo lang, pwede ka pa hindi tamaan sa ulo, sa katawan. Ulo talagang pinunterya. Para siguradong patay. Ang sabi ng misis,
hindi daw niya namukaan ang suspect dahil madilim ang lugar kung saan sila nandun. Inanunod sila ng TV. Siguro, ano man naman tayo, pag nandun tayo ng TV, tayo ang ilaw, o di kaya, kaya masa madilim ang lugar nila. Nasa loob kasi ng tindahan, mga kaibigan. Dito, itong si Jess Malabanan, siya ay correspondent ng, correspondent ng Manila Standard, Bandera, at Reuters. Ayun na, siyempre may mga magpapatunay niya, mga nakasama ni Malabanan, ay talagang sinasabi nilang matulungin ang taong ito, lalo sa kanyang mga kapwa reporter, kanyang kadil. Isa dito mga kaibigan, ang veteranong journalist na nakasama rin ni Malabanan na si Manuel Mugato. Ayan, kilala ko yan si Mugato. Nakakahalubilo ko yan minsan. Sinabi nito, itong si Malabanan, malaki ang naitulong nito sa Reuters. Pero mo, Reuters yan, mga kaibigan, wala rin siya. Hindi sa Pilipinas yan, sa ibang bansa ko yan. Doon sa kanyang mga balita o mga istorya, hinggil sa drug war na sa Pilipinas. Alam naman natin, sino ba naglunsad ng drug war sa Pilipinas? Kundi ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dito nga, ang laking pasasalamat ng Reuters dito kay Malabanan na nakatanggap, nanalo ang Reuters sa Pulitzer Prize for Journalism noong 2018 dahil dun sa istorya ni Malabanan na ginamit ng Reuters. Ito sinasabi ko lang kasi ito mga kaibigan para naman malaman ng ating mga kababayan ano ba inaambag ng mga ito? Ano bang kanilang mga sabi na namin? Ano na itulong nyo na? Bilang mamamahayag, ayan mga kaibigan, ang mga mamamahayag kasi mga kaibigan, sila ang nagsasabi na hindi nalalaman ng mga taong bayan. Kaya nga po, ang iba dyan, dahil yung kanilang ibinulgar ay isang katiwalian ng sabihin na natin, politiko. Binubulgan nila na ito ganito. Mayroong katiwalian dito, anong kasunod noon? Alam mo na, alam na this. Diba? O iba naman, pag hindi nagustuhan ang mga ginagawa ng isang media personality, ng isang politiko o opisyal ng bayan, opisyal ng basta government official, hindi lang politiko, naandun ang kanilang sabihin natin paghihigante. O kung di makuha sa demanda, didimanda ka, di ba? Kung di ka makuha sa demanda, sa baril, dyan ka kukunin. Lalo pa ito, mga politiko, o ito mga official, may baltik sa isip, may pag-iisip na hindi ko malaman ng pag-iisip. Ito kasi si Mugato, ito kaibigan ni Malabanan, siya ang nagpapatunay na ang dedikasyon nitong si Jess sa kanyang trabaho. Sabi ko kanina, matulungan nito sa kapwa reporter. Kung istorya lang ang pag-uusapan. Dahil pag ikaw may istorya siya, hindi niya ipinagkakait. Kanyang ibinabahagi sa kanyang mga kapwa reporter, yung mga wala pa. Kasi lang sa media kasi kanya-kanya diskarte po yun . Kanya din lang sa amin noon, nasa krami pa ako. Kanya-kanya, pag nakakuha ka ganyan, ishare mo sa mga miyembro ng press corps. E ako, ganyan nakikita ko . Kasi minsan may kaibigang matalik ako na nasa PIO ng krami noon. Ang PIO noon, si General Patawil, si Paul Bat kung tawagin, si Leopoldo Batawil, yan sa PIO noon, nandun siya sa PIO, kaibigan ko yan sa Rizal, kasi naasay din ako sa Rizal, ilang taon din ako dyan palibot-libot sa Rizal. Pag mayroong dumarating
na istorya galing sa ibang lugar ng Pilipinas, tatawagin ang kawayan. Lika-lika, meron dito, meron ganyan. Ito to, bakong dating lang to. Di kukunin ko yan. Pag iyan na report ko na sa radyo, radyo lang kasi ako noon, wala pa tapos lang sa dyaryo, binibigay ko na. Di ba? Ganun ang sistema ng mga mamamahayag. Kaya nagtutulungan po yun. Kaya nga itong task force, Presidential Task Force on Media Security, ito ang inatasan na tumingin sa kapakanan ng mga mamamahayag. Sabi ko nga, ito palang si Malabanan ay una niyang nakasama itong si Mugato. Si Mugato at si Malabanan, una sila nagkasama nung reporter pa siya, defense reporter sa Campo Aguinaldo. Doon din ako nang galing. Galing din ako dyan sa defense press corps nung mga panahon, hanggang 90s nandiyan ako. Hanggang sa loob na lang ako ng stasyon. Nagsama sila nung dekada 80. Eto, wala pa ako dyan. 83 ako pumasok. Tatlong taon bago sa revolusyon. At dito, tinutulungan siya ng kanyang mga balita sa Pampanga ng sitong si Mugato, excuse me, ay Reuters political correspondence pa sa loob ng 15 taon mula noong 2003. Yan. Ito mga kaibigan, ang pagpatay kay Malabanan nag-aklas. Dito kinundi na ng ilang mga press organization. Kabilang na dito ang Pampanga Press Club at ang Presidential Task Force on Media Security. Yan. Kaya lahat, maging ang National Press Club of the Philippines, yung malalaking organisasyon ng mga media, no? Maging Malacanang, mga kaibigan, ang Malacanang ay nagpahayag din ng pagkundina sa pagpatay dito sa kay Malabanan. Ako din, naglatag din ng sariling investigasyon ang Malacanang. Mabuti na lamang na andyan ang Presidential Task Force on Media Security na pinamumunuan ng masipag, wala na yung pahinga itong mamang ito eh. Kasama-kasama ko niyan, si USEC at Executive Director si Joel Eggo C. Joel C. Eggo. Yan. Ito, napakasipag ito, mga kaibigan. Kung saan pumupunta yan para mayroong mga problema ang mga media, takbo niya yan. Umiikot yan sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Lalo pa ito, mga ganitong klase ng mga krimen, pagpatay. Yung sa Palawan, si yung doktor na pinatay environment, ang tawag niya, siya nangangalaga sa environment, pinatay din yun, di ba? At ang suspect niya, governor, yan ang sinasabi ko, mga kaibigan. Ang maganda lang dyan, parusahan yung suspect, si Joel Reyes, governor, pero aywan ko, nawawala. Ano yung kaso na yan eh? Talagang napakalaki. At ito pa, yung sinasabi ko kanina, ang pinakamatindi ay itong Mindanao Massacre. O sabi ko yung pamilya eh. Pamilya ang may gawa. Opisyal na yan ha. Opisyal ng gobyerno. Gobernur. Di ba? Ang kanyang kalaban sa politika, politika na naman. Pero, yung sinabi ko kanina, naparusahan. Naparusahan sila, pero mayroon pang hindi napaparusahan. Akaso hanggang ngayon eh, 12 years na ang kaso. Yung mga namatay, wala na, buto na yun. Nabulok na sa ilalim ng lupa. Kasi kaya nga po, nakakalungkot dahil sa batas natin. Nag-apila ang mga suspect. Tumagal ng tumagal ang kaso hanggang siguro ganun lang mangyayari
sasabihin ng mga pamilya ng biktima, biya mo na, tagal naman yan. Okay, pag-aridyo na lang tayo. Ayan, ganyan. Kung talagang ang kailangan natin ay justisya, bakit tayo papayag na makipag-aridyo? Hindi lang yan, ha? Ang maganda nga nito kay Joel Edgo, kay sa Yosef Edgo, ay talagang tinutulungan niya ang mga kasapi sa media, lalo na sa mga kaso na kahit walang kinalaman sa kanyang trabaho, lalo na yung mga pagpatay, pinatay ka, walang, hindi sakop doon sa trabaho mo ang nangyari, naandun pa rin ang tulong ng task force ni Yosef Edgo. Katulad na lamang, ito mga kaibigan, ha? Katulad na lamang nitong isa pang naming kaklase. Kaklase ko yan, mga kaibigan. Iisang klase kami sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isang itong babaeng journalist. Kaklase, ha? Si dating editor yan, mga kaibigan, ng Remate Online na si Gwen Salamida. Alam mo, ang nangyari sa kanya, pinasok siya sa kanyang parang parlor yata yun sa Quezon City. Ganyan na ganyan, halos iisa, mga kaibigan, ang pattern. Papasukin ka, babariling ka. Ganyan, ganyan lang kadali. Eh, siyempre, pag ang iba tao naman kasi, pag nakakakita ng ganyan, hindi na po, atlas na po, yung mga tao, mga civilian, madamay pa ako dyan, di ba? Unlike kung ikaw ay authority ka, police, o sundalo ka man, makita ka ng ganyan, hindi mo pwede pabayaan yan. Unlike sa mga civilian, ay tatakbo yan. Di ba? Kasi yung bala, pag yan na baril, ang bala kasi, pag pinaputok yan sa mga tao, kung sinong tamaan, ganyan lang. To whom it may concern. Di ba? Ganyan ang pag namamaril na, pag kasama na maril. Pero kung ang armas mo, ano lang, panaksak, pwede mo pa siguro kung matapang ka. Pero pag naandyan ng ganong krimen, hindi mo hindi maaalis isang tao ang takot. Di ba? Magkakaroon ka nito ng, matatakot ka talaga kasi makikita mo may patayan, may saksakan. Ito kasi kay Gwen Salamida, pero mo, magsisimula pa naman ang kanilang magbubukas pa lang, ha? Ito na, pinunta na. Noong lumalabas, may pattern nga. Plano, pag-oobserbahan ka, pag nakatsempo, papasukin ka sa bahay. Tapay baril, tapos ang kaso. Hindi lang yan. Maging sa pagpatay din, dito sa nakasama ko rin sa isang diary yan, nag-diary pa ako noon, si napinatay, ayaw ko sa Pampanga ba yun, sa Tarlac, si Jupiter Gonzales. Pinatay siya, ewan ko lang nangyari, aandong pa rin, nakaalalay pa rin, ang task force, ang grupo ni Yosef Joel Edgo. Ang sabi ko nga kanina, kahit hindi, hindi sakop ng trabaho mo ang nangyari, hindi ka pababayaan kapag ikaw ay journalist. Eh, kahit ka siguro hindi journalist eh, tutulungan pa yan ng mga task force na yan, ng kanilang mandato eh, para sa journalist naman. Kaya, ito, na andun ang aming, masabi natin, medyo sa ganung mga pagkakataon, malamang, na andun ang security namin. Hindi kami mag-aalala, hindi kami yung, ay, nanginginig na kaagad. Hindi, andyan ang task force. Sabi nga, ayon pa kay Yosef Edgo, ang mga ganitong kaduwagan ng mga pagpatay, mga duwag itong mga suspect na ito eh, walang kapatawaran. Totoo naman mga kaibigan eh. Ito'y sa gitna ng pandemya, mga kaibigan, gumagawa kayo ng ganyan. October, December, tatlo pa agad ang kinitil ng buhay ng journalist. Sabi niya,
ni Yosef Edco, kailangan isang malalimang investigasyon. Huwag tayong magpabaya. Hindi pababayaan at hindi tatagal at titigil ang task force hanggang hindi nakakamit ang justisya sa mga biktima at sa pamilya nito. Lagamat hindi buhay yan. Hindi naman yung parang gamit lang pag nasira, pwede mong palitan, buhay po yun mga kaibigan. Hindi na po mapapalitan yan. Kaya hindi nagpapabaya ang itong Presidential Task Force on Media Security. Kaya nga, kailangan maparusahan ang may kagagawan nito, karumagduman na krimen. Yun na nga, ang problema, kung mahuli. Kung hindi mahuli, yun lang mga kaibigan. Doon na papasok ang sabi na natin, impunity. hindi lang siguro yung para dyan. Basta hindi ka na parusahan, gumawa ka ng krimen at hindi ka na parusahan, yun ang problema doon. Kasi, batay sa report ng, kasi nagpalabas din ng report ang task force, ano? Sinabi dito ni Yosef Joel, 2017 pa pala, ay humingi na ng tulong itong si Malabanan. Ganon ang sinasabi ni Joel, pag mayroon kayong ganyan, i-report nyo kaagad sa grupo para ang grupo ay gumawa ng aksyon. Kaya nung 2017, nung lumapit ito si Malabanan, agad siya binigyan ng security. Siguridad. Pero, hindi na binanggit ni Secretary Yosef Enco, Joel, kung anong tulong ang hiningi nitong si Malabanan. Pero, kung inyong mapapansin sa sinabi ni Secretary Joel, binigyan siya ng seguridad. So, pag sinabi binigyan ka ng seguridad, ano ang ibig sabihin niya? Diba? Mayroon nagbabanta sa buhay mo. Kasi ganyan talaga mga kaibigan sa mga experience namin sa media. May banta ka sa buhay mo. Pero, matagal pa yan bago gawin. Ipalilipasin niya ng kahit taon. Ay, ito nga, 17 pa. E, 21 na ngayon, 4 years na. So, darating na araw, magiging kampante ka lang. Kasi wala nga, ito, umapot na, 4 na taon na, wala pa rin eh. Si una, si seryosuhin yan, siyempre. Seryosuhin mo yan. Sige, may banta ka sa buhay mo. Hihingi ka ng protection sa police, bibigyan ka naman. Eh, pag tumatagal ng panahon, taon nang lumipas, wala pa rin nangyayari, kampante ka na. Pero, yung banta na andyan pa rin. Saka, sasalakay yan kung alam na nila wala nang sagabal. Ganyan ang mangyayari. Kaya nga po, sinasabi ng grupo ng task force, pag mayroong ganyan, anuman, hinaharas kayo, pinagbabantahan kayo, ipaalam ka agad sa task force. Dahil ito ang kanilang mandato na proteksyonan ang mga journalist, mga mamamahayag, mga taong nasa media, tutulungan, bibigyan agad ng aksyon. Actually, alos lahat ng mga taga-media alam ang tanggapan ni Yosef Edco. Pati yung number, ako may number din ako kay Yosef Edco. Pwede ko siya tawagan anytime na mayroon sabi na natin, may nangaharas sa atin, dahil ako tumutupad sa aking kumpulin, alam naman natin na sa panahon ngayon, mainit ang politika dito sa ating bansa. Ito pa, tiniyak ni Yosef Edco, Yosef Joel, na sinabi niya, tandaan lang ko ha, pinaalalahanan niya ang lahat ng mga media personalities ay laging bukas ang task force. Ang task force ay laging bukas sa pagtulong o pagseservisyo 24/7. Ayan ha, maliwanag ko yan. Kaya kung kayo may kamag-anak o may kayong kakilala na miyembro ng media, alam niya ang gagawin. Di po ba?
Halimbawa, may nakita kayong ganyan, sabihin nyo kaagad, oh ito, meron dito ganito, kaduda-duda. O kung wala pa namang action, o may nag... Kasi pag sinabi wala pang action eh, huwag na natin hintayin. Ang iba kasi, ay wala pa naman. Sige, okay lang yan. Iba ka, tapang eh. Ang sinasabi, kung gagawa ka niya, nagbabanta ka, huwag ka, kung gagawin mo yan, hindi na yan magbabanta. Naku, huwag ko pa yung magkagaganyan. Huwag kayong magluwag. Kasi iba, sabi ko nga eh, 2017 pa pala may banta sa buhay ko si Malabanan. Ngayon, 2021 lang ipinatupad. Oh, ano mo, 4 years? Dapat, yun na nga, ayun, hindi ko alam bakit nagluwag siya. Sa bahay pa mismo. Pero mo, nasa ano siya, nasa ang kanyang beat, Pampanga, member ng Pampanga Press Corps yan, pinatay siya sa Samar. Doon sa kanyang bayan, umuwi siguro ng bakasyon. O ano man siguro, dahil pandemya, work from home. Yan siguro, ay taba ba ko? Work from home. Yan, pwede. Oh, hindi work to home. Right? Work from home. Yan, siguro, doon natiktikan siya. Biro mo, ang layo, nasa Luzon, ang kanyang, sabi niya, ang kanyang beat. Nung pag-uwi niya, sinundan siya hanggang Samar. Napakalaki ng intelligence ng mga sindikato. Sindikato yan, mga kaibigan. Siguro, ang kay doon sa classmate kong si Gwen, sa kay isa pang classmate na isang Muslim, parang wala, hindi ko alam kung anong motibo eh. Kasi sa investigasyon, wala rin nakikita motibo eh. Yung kay Gwen, sinabi naman nila, ano daw yun? Robbery. Pero hindi kinagat yun ng ano ng investigasyon o investigador ng pulisya ng Quezon City. Hindi yan kinagat. Hindi yan tawag to, hindi yan robbery. Wala. Talagang hindi nakita robbery. Mayroon malalimang pang kaso dyan. Pero sabi ko nga, hindi nagpabaya ang grupo ni Undersecretary Joel na andun pa rin ang suporta. Andun ang kanilang nakatutok pa rin sila. So, sa atin, sabi nga, 24/7, di pa alam nyo kaagad kung nararamdaman din ninyo na may banta sa inyong buhay. Itong task force, mga kaibigan, ito ha, binuo ito ni Pangulong Duterte noong 2016. Ayan, 2016 yan yung... Halos kaupo pa lang yan noon eh. 2016. Na ang mandato nito, sabi ko nga, ay tiyakin ang seguridad ng press freedom. Yan. Walang sasangka yan. Walang kuputol yan. Walang aharang dyan. Press freedom na. Ito na sinagiro. Ito yung sa pamamagitan ng pagprotekta sa buhay, kalayaan, at seguridad ng mga journalist o sabi natin mga worker na nasa media. Lahat yan, mga kaibigan, walang pinipili yan. Basta ikaw ay nagtatrabaho ka, ikaw ay nasa media, kasama ka dyan sa babantayan. Ika nga, o babantayan o bibigyan ng tulong ng task force. Ito sa mga nangyayari sa mga pagpatay sa ating mga kasamang mamamayag, ang sabi, ito'y makabubuti na marinig itong mga pahayag ng pagkundina. Kinukundina itong mga pagpatay na ito. Gustong marinig, dapat lang na iparinig sa bansa o sa buong mundo na itong mga pagpatay ay kinukundina. Bakit? Dahil dito, nakikita, kung dito lang pinakikita lamang ito, na ang lipunan ay hindi nawawala, o hindi siya na walang gana, pag pinatay namin siya, ay okay lang yan, hindi naman natin kilala, hindi ganun yan. Ito, kaya kinukundina ng mga taumbaya, dito pinakikita lamang na ang lipunan ay hindi sila hindi nila binabaliwala
itong mga naganap ng mga patayan. Ito, gayon man, itong pahayag ng pagkundina, ang sabi niya, malaki ang magagawa nito. Malaki. Pero kung kalaban mo sindikato, ay ewan ko lang, lalo pa, ito yung sindikato ng droga, dahil easy malabanan ang kanyang istorya, ay tungkol sa droga, eh, mahirap na eh. Ito, may mga kasama ko dito, mga reporter pa kami noon, sama-sama kami, pag nag-uusap-usap kami, pagdating sa droga, huwag na, hindi natin patulan yan, malaki. Hindi naman si ayaw, hindi naman sa ayaw ha, buhay namin makataya dyan. Although, alam ko dito sa mga kasama ko dito sa Rizal, Eastern sa Rizal, may mga alam dyan. Hindi lang kumitibo. Hindi dahil sila inababayaran. Hindi sila itumatanggap doon sa mga sindikato. Hindi po. Ako nga mismo magsasabi dahil kilala ko yung mga yan. Ayaw nila pag-usapan dahil ang iniisip nila yung kanilang buhay, yung kanilang pamilya. Wala. Wala. Talagang. Ayaw mo na sila. May mga andyan ng mga authority. Sila na ang bahala. Eh, kaso o problema, hindi rin natin masabi, di ba, na may kasama sila. Kaya ganyan kalalakas ng loob magpasok o gumawa ng pagpapakalat na illegal drugs dahil may mga kasama sila. Mayroon silang, pwede ko ba sabihin protection? Hindi ko alam. Basta, sa ganun, hindi naman mamamayag pag yan, mga kababayan ko, kung walang umuprotekta dyan. Alam natin, sa yung mga droga, pumapasok sa bansa, bilyon-bilyon ang alaga, hindi lang pinupuslit, harap-harapan, sa airport, sa Bureau of Custom, yung iba, dinadaan sa dagat, sa mga bangka, ngayon, hindi na, diretso na sa ano, sige, walang problema dyan. Ilang bilyon. O, ganyan. Ayun, nagpapatayan na. Nagbabarilan na sa Commonwealth. Dahil sa droga. Yan. Ito kasi mga pagpatay, ang sanabi nga nila, malaki ang magagawa kung kukundinahin itong mga ginagawang mga pagpatay. Pero pampito tayo sa buong mundo na delikado bansa para sa mga journalist. Eh, sino pa kaya pupunta rito sa atin? Sabagay, ang pinapatay lang mga Pilipino journalist. Wala naman siguro bata kung balita. Meron na ba kayong nabalitaan na isang foreigner na journalist ang pinatay? Wala pa siguro. Oh, ewan pa, wala pa akong babalitaan. Malaki umano magagawa ito pagkundi na. Ang mahuli at makasuhan ang mga may kagagawa ng pagpatay ay ang panghuling layunin. Siyempre, may pumatay, pinatay. Ang una ang pinakahuli na. Una, investigasyon. Sige, tukuyin. Ang pinakahuli, hulihin. Yan ang pinakahuli. Yun ang gusto ng task force. Kung ang mga suspect sa pagpatay sa mga taga-media ay nakakatakot na, mga kaibigan. Talagang magkaroon ng nakakatakot, ika nga, nagkakaroon ka ng takot dito, lalo pa yung mga mahiling mag-upak ng mga politiko, ng mga opisyal ng gobyerno na gumagawa ng katiwalian, madali kulang sa kanila magbayad. Ang sinasabi nga noon, 10,000 lang, pwede nang magbayad ng papatay sa'yo. Ano mo, ganun lang ang kaliit. Iba nga, 5,000 eh. Kalahati lang. Pero mo, ganyan ang buhay, magiging halaga ng buhay mo. Dahil sa pagsisiwalat mo, dahil sa pagkundra mo, dahil sa mga pagkasinasabi mo tungkol sa kanilang illegal na gawain. Pagpatay sa media, ganyan man, sinabi, sige, kundinahin lahat yan. Ano magagawa ng kundina? Pero, sabi nila, malaki ang magagawa
ako ang mga susunod na pagpatay mga taga-media, nagkakaroon na nakakatakot na. At malaki ang magiging epekto nito sa mga journalist. Na nakilala ko, o upakan ng mga politiko, bigla na nahimik. Dalawa dahilan, mga kaibigan, may mga dahilan niya kung bakit sila biglang na nahimik. Either natakot, tinakot, pinagbantaan, yung isa, yung iba, bahala na kayo. Siguro, may alam naman siguro ninyo yan, di po ba? Hindi natin, hindi ko naman dinidirekta na ganun nga, no, mga kababayan ko. E, siyempre, pag ikaw, pinatakbo mo na, pinagalaw mo na ang pera, tahimik lahat yan. Pero, ang sasabihin, nagpakawala na ako ng ganito, upak ka pa ng upak. O kung gusto mo, kami naman ang upak. Ganyan, ganyan lang yan. Mga bawian lang yan. Ngayon, kung ikaw naman sabihin na natin talagang malinis, ito lang ang sayo. Ito ang gusto mo. Ito ang sinasabi mo na hindi ka naman nagbibintang. Hindi ka naman sabi niya, ay, chismis lang yan. Ito si ganito eh, ganito. Drug poser yan. Drug addict yan. Ano lang pala. Sabi-sabi lang. O siyempre, ay dyan malabel ka. Sabi ko kanina, pag hindi nakuha sa label, hindi nakuha sa batas, sa mga legalidad ng pagsasampa ng mga kaso, so, dadaanin ka niya sa baril. Kaya delikado rin ang ating buhay ng mga mamamayan. Bagamat hanggang ngayon ay nasa pampito pa rin tayo simula pa noon, nasa 7th place pa rin tayo sa buong mundo na pinaka mapanganib. Kaya mga kaibigan, pasensya na po. Wala na po tayong oras. At ito, siyempre pa, yan, lagi yun ha, pagsisimula ng ating programa at sa pagtatapos, ay mayroon tayong kailangan ipaalam natin kung nasaan kayo. Diba? Kaya, bago tayo magtapos, ito po muna. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Yan, bago. Sige, bago yan. Huwag ko tayo magsawa mga kaibigan sa akin sa panalangin. At para sa ating lahat po mga kaibigan, God bless us all. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.